ng inyong higala sa kainan para tumuto. Ngayon mga brats, magbibigay ako ng 10 tips kung paano natin i-maintain ang ating mga motor. Alam nyo ba yung salitang blue buckets? Ang salitang blue buckets ay dapat nating tandaan kasi yan ang pinakaportanteng bagay. Unang-una, yung salitang B, ang kahulugan nun ay battery. Kapag ikaw ay nagmamayari ng isang motor, lagi mong i-check yung battery mo. Tingnan mo yung battery solution kung may laman pa ba o wala na. Okay? Pangalawa nating tandaan mga guys, yung L. Ang salitang L, ang kahulugan nun ay light. Lagi mong i-check yung light mo, yung headlight mo, yung signal light, yung rear light niya. I-check mo yan kasi napaka-importanting bagay sa atin bilang isang motorista kapag tayo ay nagbabiyahe, lalo-lalo na sa araw at sa gabi. Okay? Yung signal light natin, check natin yan araw-araw. Okay. Pangatlo mga brats, yung i-check natin yung salitang O. Ano ba yung O? Yung oil natin. Lagi nating tandaan yung oil natin, lalong-lalo na yung engine oil natin. Pang-apat mga brats, yung salitang W. Ang salitang W, ang kahulugan nun ay water. Yung ibang motor na halimbawa yung mga matataas na yung CC niya, yung power ng kanyang motor, halimbawa 400cc, halimbawa yung 1000cc, diba? Yung mga motor nila ay mayroong radiator. Okay? Kapag yung motor mo ay mayroong radiator, dapat mo yung i-check yung water niya. Okay, yung coolant para hindi iinit yung makina mo. Okay? Panglima mga brats, yung B. I-check mo yung preno mo kapag ikaw ay magbibiyahe lalo-lalo na magbibiyahe ka ng malayo. Okay? Pang-anim mga brats, yung E. Ano ba yung salitang E? Yung E ay, ang kahulugan yun ay air. I-check mo yung hangin sa gulong mo kung tama ba yung PSI niya, yung pressure per square inch niya. Okay. Dapat kapag tayo ay nagbabiyahe ng malayo o kahit saan, kahit malapit lang, dapat natin i-check yung PSI ng ating mga gulong. Okay? Pang-pito mga brats, yung G, yung gas natin, dapat natin i-check yan kahit magmamaniho tayo ng malapit o malayo kasi marami na tayong natulungan na tao, mga foreigner na hindi siguro nila check yung motor nila na nakusan ng gas, malayo pa yung gas station. Diba? Kaya nga mga brats, i-check yung mga gas natin. Okay? Walo mga brats, yung salitang E, yung engine natin. Okay? I-check natin yung engine natin, tingnan natin kung may leaking ba ito o wala. Tingnan natin yung engine oil natin kung nasa tamang level pa ba ito. Kasi napaka-importante sa atin yung engine oil natin para hindi madaling masira yung mga makina natin. Halimbawa, pagbago yung motor natin every 500 kilometer, change oil natin, 1,000, 1,500, change oil natin lagi para mas maganda yung tunog ng ating mga motor. Okay? Pangsiyam mga brats, yung T, yung tire natin. Dapat natin i-check yung tire natin. Diba, lalong-lalo na magbibiyahe tayo ng malayo. Dapat hindi kalpo yung mga tire natin kasi nakasalalay yung kaligtasan natin sa ating mga gulong. Okay? Pang-sampo mga brats, yung S, yung sarili natin. Okay? Ito ang pinaka-importante sa atin bilang isang motorista, yung sarili natin. Huwag tayo magmaniyo sa ating motor kapag tayo ay mayroong karamdaman o sakit sa ating katawan kasi nakasalalay sa atin yung ating kaligtasan. Mga brats, huwag niyong kalimutan ang salitang blue buckets kasi napaka-importante yan sa atin bilang isang motorista. Sana may natutunan ko yung aral sa salitang blue buckets. Maraming salamat sa inyong panonood sa video na ito.